Hello, welcome back. And I hope na I was able to give you some insights on how to do self-assessment and skills identification, kasi that is the first and crucial step that you should be doing if you are planning to switch to virtual assistant career. Kasi that will have a big impact sa inyong journey as virtual assistant. By doing self-assessment and skill identification, that will give you a clarity about your strength, about your weakness, about the gap and the rooms for improvement for your skill set. So magkakaroon kayo ng, it will open a big picture on how you're gonna set your goals as well. Kapag na-identify na ninyo yung inyong core strength and skills, then you will be able to set your services. If you are lacking of something or if you have these weaknesses, of course, you don't want that to be added on your services kasi nga weak ka doon. So maybe you should just set aside them and then focus ka muna dun sa core strength mo and then try to improve the weaknesses for another time just to start up. Just focus on your core strength. And then, kung may mga gap man, like your knowledge and technology, then just, you know, fill the gap so that you can be a successful virtual assistant. So, let's move forward to our lesson number 4. In our lesson, in this lesson, we're gonna talk about the most commonly used tools sa inyong needs. So, ang second thing that you should be doing is to learn the commonly used tools within your niche. So, maaaring sasabihin niyo, Ms. Lisa, bakit kailangan namin matutunan yung mga commonly used tools? Eh, professional naman kami, certified accountant naman ako, or you know, licensed engineer naman ako, or whatever, yung mga graphic designer and software developer, or nurse, or dentist kayo. But again, ang gusto ko lang po ulit i-reiterate na ang freelancing or virtual assistant is rendering service and your specialty through remotely, which requires your knowledge on the digital communication and other tools that will help you to become productive. So again, walang clients na mag-hire ng somebody regardless of your experience, regardless of how well you presented your portfolio, kung wala naman kayong knowledge dun sa mga commonly used tools na ginagamit nila, they will turn your application down. Kasi dapat kayo, may something na ino-offer na kagad kayo. Pero kung hindi kayo knowledgeable enough, at least dun sa basic navigation ng mga commonly used tools, may hirapan kayong makakuha ng clients or makakuha man kayo kaagad ng clients even without the knowledge of those basic technologies, you will end up frustrated kasi learning phase ninyo dun sa pag-aaral ng mga kung paano gamitin yung mga application tools will cause frustration sa iyo at saka sa clients kasi yung client is ang expectation nila is you are providing them a value na hindi yung ititrain pa nila kayo. Kaya again, it's important na pag-aralan ninyo yung mga commonly used tools na ginagamit sa inyong niche. And again, wala talagang clients na mag-hire basta-basta. Dapat alam nyo na yan. Bago pa kayo mag-apply sa trabaho, dapat yung mga software na yun is alam na ninyo kung paano gamitin. So, Ms. Lisa, paano namin malalaman kung ano yung mga commonly used tools na ginagamit dun sa aming specific services or niche? So, meron po akong mga kinerate na mga toolkits dyan. Again, free po yun. Gamitin nyo yung guide yun. It may not list all the software na ginagamit ng each and every companies, but majority of them are commonly used. Kaya i-check nyo lang kung ano yung mga commonly used na under your niche or services and then gamitin nyo yung guide and then pwede ninyo i-research doon kung paano yung gamitin, pag-aralan ninyo. Kung may mga free training naman sa YouTube or kapag nag-browse kayo ng Google, go ahead, utilize those free trainings and other free tutorial. Kasi again, si client, hindi yan naghahanap ng certification. Bihira yung maghanap ng mga certification about sa trainings ninyo. Kapag sinabi mo sa kanila na, do you know how to use Microsoft Word? And they will say, and then ang sasagot mo, yes, I know how to use Microsoft Word. They will believe you kasi nga, they will think that you are expert already, that you are specialized in your industries, and you have enough tools and knowledge para i-bring ninyo doon sa kanilang company. So, hindi sila mag-a-ask ng training. So, ang kailangan nyo lang gawin, learn to navigate the application. Usually, may mga free training naman eh. May mga free trial yung mga software na puntahan nyo lang yung mga website nila and then basahin nyo kung paano mag-avail ng mga free training or free trials. Try nyo mag-input ng mga data and then at least you know how to navigate every functionality. I-Google ninyo kung ano yung mga basic functionalities ng software na yun. And then even if wala kayong actual experience,
at least kapag in-interview kayo, kapag tinanong kayo na, oh, do you have experience using Microsoft Word? And then sasabihin nyo, yes, I do have it. Even though I don't have practical experience on practical application training or whatever, ma-justify ninyo na you have been browsing or navigating that kind of application. And you can tell them confidently kung ano yung mga benefits and mga purpose and magagamit sa paggamit ng mga tools na yun. And another reason kung bakit kailangan ninyong pag-aralan yung mga commonly used tools na yun is, again, to give you an edge with your competitor. Katulad nga yan as a recruitment agency and also sa previous experience ko din as virtual assistant. So again, guys, hindi lang naman Pilipino yung nag-virtual assistant. Ang mga virtual assistant is all over the world. Kahit nga sa US, meron silang mga virtual assistant offerings din na mga services. Ang pagkakaiba lang natin is sa pricing natin and of course, the value that we can bring to the customer. Pero mas cheaper yung price natin, kaya yung karamihan ng mga companies is nagsusource out from the Philippines. But again, never forget na hindi lang tayo yung mga nag-virtual assistant. Meron dyan sa mga mababang mag-pricing din is mga VAs from India, Thailand, and I think there are some from Vietnam as well. Kaya, and even Sri Lanka, kasi tatandaan ko noon nagpa-hire sa akin yun. And then, nung nag-post ako sa isang website, job ads website, may mga nag-applies doon sa post namin na mga taga-India, and then Sri Lanka, and then Indonesia. And they are very good and well-versed sila sa computer, and at the same time, they are very knowledgeable when it comes to the commonly used tools dun sa kanilang niche. And then, sometimes, very impressive talaga. And then, kapag i-compare ko dun sa CV ng mga Pilipino, ang mga Pilipino is talagang, aminin natin or hindi, behind tayo when it comes to technology, knowledge, and information. Maramihan kasi talaga sa ngayon, lalo na ngayon, tayo sa mga nasa digital era na tayo. So, kailangan natin i-enhance yung ating knowledge about different tools and applications na ginagamit nila for productivity, for meeting, for communications, or for project management and other stuff. So, kailangan ninyong maging adept sa technology and sa computer para kayo ay magkaroon ng edge sa ibang applicants or sa ibang virtual assistant. Another advantage of having knowledge on the basic and commonly used tools is you can use that as a selling point to your clients. Let's say yung isang competitor ninyo walang mga knowledge sa ganun, isang edge na ninyo yun para kayo ay matanggap at kayo ang iselect ng client to handle one of their projects or to do the service for them. Kasi importante sa kanila yun. Kaya again, importante na malaman ninyo or magkaroon kayo ng knowledge sa mga most commonly tools. So, siguro ang tanong ninyo, eh, Ms. Lisa, how we can know kung ano yung mga most commonly used tools per industries or niche or sa aming mga profession. So, again, do your research. Check online. Maraming mga tutorials sa YouTube. And then again, meron po akong ginawang toolkit free on. You can access that and you can use that as a start para malaman ninyo kung ano yung mga basic commonly used tools para dun sa inyong niche, and then like support communication tools, meeting tools, task tools, or project management tools, you name it, different things na dapat ninyong malaman. And then from there, you can start to browse sa internet. And again, you don't have to gain or to enroll sa different certifications or courses na ino-offer online. All you have to do is go to the tools or application main website, and then I'm sure they're offering free trials or free training, and you can utilize that. You can message them. May mga customer support naman sila, which I usually do, and that's why I recommend it to you kasi nga, it works for me. Hindi ako nagigay ng mga certification na galing lang sa mga kapwa ko BA kasi I would like to gain my knowledge and experience from the app itself. So, usually, ang technique na ginagawa ko dyan is it's just to share you how I was able to do it. Halimbawa, sa Bill.com, kung ikaw ay accountant, sa Bill.com, yung Bill.com is isang software siya na ginagamit sa pag-manage ng mga bills or ng mga payables. So, instead na maghanap ka ng courses na nag-offer on how to use Bill.com or how to manage expense using Bill.com, punta ka lang sa www.bill.com and then mag-try kayo ng free trials. Or sometimes you have to reach out dun sa customer service nila, sabihin mo, hey, I am a freelance accountant and I would like to try your software so that I can offer it to my clients. And they are willing to give you a free trial and then they will be willing to give you
a free account para magamit mo yun, and then they will offer you some commission as well. And then yung mga training doon, yung mga certification, if you are a certified accountant, they will provide you a certification as well for free, especially kung kayo ay makakapag-recommend sa kanila ng mga clients. And same din dun sa halimbawa QuickBooks or Xero, you don't have to go through different series of QBO and Xero lesson, especially kung ikaw ay certified license, especially kung ikaw ay certified and licensed CPA na dito sa Pilipinas, practicing CPA na, hindi mo na kailangan mag-go through dun sa mga online courses na paano mag-debit and credit sa Bicupit. Hindi nyo na kailangan yun. Ang kailangan nyo is mag-acquire kayo ng certification from the tools itself na yung sa website mismo. Kasi kailangan ninyo mag-certified as QBO, Pro Advisor, mga ganun, or accountant. Kasi kapag may ganun kayo, mas malaki yung edge ninyo sa inyong competitor. And you can build a good reputation sa inyong customer, sa inyong clients na magiging confident sila na you know how to navigate the tool. And again, it's good for you kasi it's a career growth, right? Kasi magkakaroon ka ng certification from QBO and Xero for free because you're offering their software to your clients. So you can do your research, you can do several trials. Again, you don't have to go to enroll different courses and just to gain certification. Sometimes kasi yung certification, again, hindi na ina-ask ni clients, pero when it comes to mga profession talaga ng accountant, katulad ng Xero, kami hinahanap namin yung mga certified and licensed Xero accountant talaga. So yung legit na certification, hindi. So yun po ay isa sa mga steps na pwede nyong gawin para kayo ay maging familiar sa mga commonly used tools. And again, i-browse lang ninyo yung mga toolkits na ginawa ko sa inyo. Those are free and pwede nyong gawing stepping guide para kayo ay makapag-start kung ano ba yung mga commonly used tools na ginagamit sa inyong specific niche or industries. And again, kailangan nyo ng trainings. Kaya nga sinasabi ko, ang journey ninyo from scratch to becoming a successful virtual assistant takes time. Hindi yan mangyayari na ngayon mag-a-apply ka na, gusto mo na mag-resign on, mag-change ka na ng career mo, gusto mo na maging virtual assistant. Hindi po ganun kadali yon. Marami pa po ninyong steps na kailangan pagdaanan. Walang shortcut. Kasi kung mag-shortcut kayo, mag-end up lang kayo, magiging frustrated lang kayo. Mark my word when I say that kasi I've been in this industry for 20 plus years. Me, myself, being the recruitment manager and also having a business of my own, I can guarantee you it's not that easy. Pero kung kayo ay susunod sa mga tinuturo ko sa inyo dito sa course na ito, step by step, I can guarantee you na you will be successful. Hindi ko sinasabi na I can guarantee you that I can give you your first client. Kaya nga, kung talagang gusto ninyo maging virtual assistant, learn the technology. Kasi kailangan ninyo na marunong kayo. Hindi pwedeng hindi kayo open-minded sa mga changes at saka sa pag-learn ng mga new technology otherwise. If hindi kayo yung frustrated, si client ang magiging frustrated. And then again, mawawala kayo sa market kasi yung mga competitors ninyo ay they usually upgrade yung kanilang knowledge about technologies. So alright, that's it for this course. Again, learn as much as you can. Do not stop learning and learn all the basic tools that you can. And then we will talk, I will see you on my next video.